Pwedeng magpa-sexy. Ikaw ba, since bata ka pe, pero... Tsaka astig, hindi nang dating nito. Correct. Sa mga rom-com, mga ganyan. Siguro po in the future, pag nagkaroon po ng China. Yung peg po kasi nila sa... Bakit? Sa damit. Opo, sa fashion po. Iba po kasi yung dating po nila parang classy. Classy girls. Magandang hapon sa inyo mga kaabante. Yes, Ray. Si Don Sermino. Siya po si ang napakagandang Ray Pumaloy. At napakayamang Don Sermino. Diba, dapat na ano? Kung ano sinabi i-claim mo, o maganda, mayamat, maganda, sexy, naku, maraming lalaki. Mga friends niya lang po. Bata ang mga guests natin. Oo. Mga friends, ganyan. At, hindi, nakaka-missing yung ganito kasi, yung meron tayong guest na puro millennial. Oo nga, nakakabata, di ba? Yes, lang sa, dito sa mundo kasi ng showbiz, parang wala tayong karapatang tumanda. Mm-hmm. Hindi ba? Dapat ever fresh and young looking. Katulad ni Don Don. Yes! At katulad din ni Ray Puma. Grabe, wala ko ibibigay sa'yo, hello. Wala ko ibibigay sa'yo. Correct. Ayun, I'm sure alam niyo naman kung sino ating mga guests ngayon at sila po ay mula sa GMA Network. Yes, actually, Ray, pare-pareha silang galing sa Starstruck. Oo, kung saan. Noon pa man na-interview ko na itong mga bata na ito. Oo nga, buti ka ang pa yung mga bata. Ang mga bata. Oo, mga bagets, mga millennials. Mga bagets, mga millennials. At ang Starstruck po, yan po ang nagbigay tulay at nagbigay daan sa mga... superstar status. Superstar status. Ay, nabago. Oo nga. Pero, sila Yasmin Curdy. Correct. Diba? Nila Jeneline Kita Mercado. Kita mo naman si Jeneline, diba? Oo, diba? Mm. Kahit sila Christine Reyes. Christine Reyes. Oo nga. Okay, tsaka si Paolo Abellino, diba? Mm-hmm. Ayun. Basta Megan yun. Young. Megan Young. Na beauty queen na katulad mo. Yes, pa. Kaya tayo pupirihan na, no, diba? Parang paplastikan ano lang ba? Tayo. Mauubos tayo. Tayong dalawa lang chichika. No? Kaya tutok lang po kayo sa amin, Sean Redondon, kung saan walang atrasan sa telling. Sa chika super galing. Ang abante, Liling! Ayan. Ganon. Bakit ba tayo gumaganon? Dati kasi nakatayo kami. Oo, nakatayo. Kaya ganon kasi nga dahil matililing tayo, diba? Matililing. Mga tililing. So pakilala na natin ang ating mga guests na sobrang please mga millennial honor. Nga. Oo, na-interview ko na. Sabi ko nga na-interview ko na dati. Mm-hmm. Si Shane, si Kim, at si Lexi. Yay! Pwede ba tayo mag-clap? Wala pa. Wala pa rin. Okay, kumusta na mga bagets? Bati muna. Oo, babati muna sila. Hello po sa mga nanonood po ngayon sa Abante Liling. I'm Shane Saba po from Starstruck Season 7. Ayan. Okay, hello po mga puso sa mga loyal viewers and listeners ng Abante Radio and Abante Liling. Yan. Maraming salamat po sa pagtutok. Tutok lang po kayo. And of course, hi sa mga listeners at viewers ng Abante Liling. Ako po si Lexi Gonzalez. Tutok lang po kayo dahil marami kaming chika ngayon. Ayan ang ako na si Lexi. Ayan! Mga marami siyang pasabok. Pero naman doon, doon nakikita ko itong mga bat. O, take it. Talaga. Kamukha siya ni Michelle Aldana, si Shane. Ayo, si Michelle parang sobrang successful ngayon. Sa South Africa yata. Sa South Africa, nag-London. Ano yun? Commercial model. Bong-bong. Beauty queen yun. Oo. Naging brand, image model siya ng mga Lancome, mga ganyan. Yes. Actually, ganyan ang mga pang-beauty queen talaga. Kung matangkad lang to si Shane. Hindi po 5 flat lang. 5 flat ka lang. Oh, okay lang na 5 flat ka, wag lang nose flat. Oo. Pero plano yung pag-chested, no? Diba? Chested. Ito naman si Kim na makamukha naman ni Bojo Molina. Ah, okay. Na may pagka, sabihin na natin ibang ano, may pagka mga, ng Joshua matagal Garcia. Matagal na silang wala eh. Pwede din, di ba? Joshua Garcia. Parehas Batanggenyo eh. Taga Batangas ka rin eh. Ah, talaga? Ay, sus. Ang guyam. Ay, ang guyam po yun. Ilanggam. Okay. At ito naman si Lexi. Oh, ayan, okay. Na may pagka... Megan Fox. Oh. Wow. Dodoblihin ko na ano na may pa? Pagka Sophie Marsuyo. Ang taray. Ano, French, Italian ba siya French actress? Pero nag-James Bond yun. Gaganda kasi ng mga mata ni Leo. Mo kanina, ano yun? Parang ano, ba't parang iba yung pagpuri mo kay Lexi? Parang nagkaabutan yata. Yeah, pag sumikat nga itong si Lexi at naging superstar, Louis Vuitton ha? Talaga. Yes, why not? Parang dalawang isip na siya. Parang yung level, di ba? Hindi na, ano, parang ano, yung pag-deliver mo, parang convincing. Ngayon, parang, yes, why not? Why not? Napilitan. Okay, promo. Hindi, paano muna? Ngayon, siyempre, nag-iba na ang buhay nyo, di ba? Nakapag-adjust na ba kayo?
sa ngayon po ako po, medyo hindi pa po ako totally po nakakapag-adjust. Madami pa po ako mga bagay na natututunan, mga bagay na nalalaman po na dapat pala ito yung gawin ko, dapat pala hindi ko to gawin. Ganun po yung mga bagay na nalalaman ko. Kaya, pero ngayon po, medyo nakakapag-adjust na din po. Kim. Ikaw naman, Kim. Pero kano ano ba yung mga delay yun ng showbiz? Wow. Actually, wala po. Ah, wala. Po. Okay. Sana nga po kaano-ano ko sila, no? Oh, my. Actually talaga eh. Baka naman po, Tito Joey. O, Tito Christopher De Leon. Oo oh, nga. Tito. Merry wow. Tito! Hindi, ako po okay naman. Sobrang thankful pa rin po sa nangyari sa akin last year. Ito kakatapos lang po ng Starstruck and sobrang napakaganda po ng pasok ng taon para sa akin, para sa amin actually. Mm-hmm. Yung mga upcoming projects yan. Kapos panoorin nyo po yan palagi. Yes. AOS. Of course. Ayan, gaya nga ng sabi ni Kim, AOS, every Sunday po yan. Top secret, abangan nyo po ang mainit na kwento. And about po sa question nyo kanina, it's really hard to adjust. Especially ngayon, mas dumadami po yung busy na schedule, ganyan. Mm-hmm. Ngayon, natututo po ako na I have to balance time sa work and time with family. Ah, so of course, okay. Syempre time with yourself. Kasi oo, self-love, guys. Ayan. Tama! Yes. Gusto ko yan, self-love. Diba? So, sinasabi yan ng mga walang jowa, no? Self-love. Yan yung mga dialogue ng mga... Talaga ba, Dondo? Dialogue yung mga dialogue yung mga walang naliligaw tsaka walang nililigaw. For sure, hindi mo sasabihin yung self-love. Ah, yes! Sige na nga, self-love na. Pero, before joining showbiz, anong mga pinagkakabalahan nyo? Paano yung buhay nyo before? Before po ako, nag-work na rin po kasi ako before. So, pinagsasabay ko po yung studies tsaka work. Mm-hmm. Anong work mo as a model? Nag-gaganan po, model po. At saka nag-extra-extra na rin po ako before. Mm-hmm. Ah, talaga? Opo. Nag-ano ka, di ba, sa kabilad? Opo, nag-Star Magic po ako. Nagko-commercial ka rin ba dati? Mga print po. Nagkaroon po ako ng Jollibee calendar, ganyan, tsaka mga catalogs. Mm-hmm. Ikaw naman, kasi, Kim. Hindi, si Kim kasi puro pang papogi yung commercial mo, di ba? Kaya hindi pogi, no? Ano yung mga commercials? Ang latest commercial ko po, bago nag-Starstruck, yung Master. Si yan yung ano. Kasama ko po si ano, Kuya Joshua Garcia. Oo nga. Yun nga yung parang, ano, pampapogi yan, di ba? Sikreto ng mga guwapo. Ayun, sa kanya sikreto ng mga guwapo. So yun ba sikreto mo, ng mga guwapo? Eskinol ba? Hindi. Ano yan? Master. Chine-check ko lang baka hindi niya. Ayun. Yun lang commercial mo na or nakailang commercial ka bago ka na talagang nag-starstruck? Bago po yung starstruck kabang nag-katulad po like, habang nag-aaral nag-work as commercial model. Kaya nakailan na rin po ilang fast food, ganun. Mm-hmm. And yun. Tsaga din eh, no? Tsaga rin po. Mga gaano katagal ka bago na mga gaano katagal kang nag-audition, nag-go-see? Bago ano ka bago mo finally na hit yang ganyan. Grabe VTR. Kasi po nung una kong salang sa pag-VTR. Parang halos 1 year akong parang hindi natatanggap. Ganun, parang talaga. Wala. Tapos hanggang nag-stop po ako. Tapos bumalik ako parang 2017. Doon na po ako pagka VTR or pagka casting ko. Unang casting ng 2017, natanggap po ako. Tapos nagtuloy-tuloy na. Kaya bakit ka raw natanggap? Wala ka nung alam doon. Hindi, anong product yun? Para at least malaman na. Yung una po, BPI sa bank po. So ganun pala talaga, no, tsatsagaan mo. Tapos pag medyo para nagsawa na sa'yo yung mga agency, so magpapahinga ka. Parang tapos babalik ka. Sarili mo. Parang ganun ba yun? Hindi, parang negative yung sinasabi mo, ha? Parang sinasabi mo, audition na audition, VTR, tapos ghosts, tapos hindi natatanggap, parang nagsasawa na yung mga nagpapa-audition. Meron din mga ganun. Minsan kasi nire-reinvent nila yung sarili. Baka merong... Pwede rin. Minsan po kasi, tsaka po, siguro kapag time mo na, kapag para sa'yo talaga. Okay. Ikaw, Shane? Wala po talaga akong... Kasi si Shane galing ka ng... Anong probinsya? Binangonan. Before po no Starstruck, nag-aaral lang po talaga ako. Wala po talaga akong experience noon po sa commercials, kahit po sa
ano po ba to, kahit po sa mga extra-extra po, hindi po ako... So first time mo talaga ito? First time ko po talaga. First contest na sinalihan mo? Opo, sa Starstruck po. Doon po ako natuto sumayaw, mag-acting, doon po lahat. Sino nag-encourage yung sumali sa Starstruck? Yung family ko po, tsaka yung isa ko pong kakilala po. Kasi mukhang mahihain to eh, parang kaya pinilit ka lang ba or nagdalawang isip ka? Ano po, sabi lang po sa akin na parang may Starstruck, try mo sumali. Mm-hmm. Tapos po, nag-try po ako noon, February po yun, around February po. Tapos yun, hindi ko po talaga inaakala na makakapasok po kasi wala po talaga ako experience. Saka nag-audition dito mismo sa GMA? Po, sa GMA po. Wala sa mga GMA. Pero swerte din, wala ano? Po. Talagang first. Sa dinami-dami. Correct. Kaya parang medyo masama ang loob sa kanya ni Lexi. Ayun na. Kasi silang... Kasi silang dalawa ang laban sa nag-showdown eh. Talaga? Silang dalawa. Oo. Si Kim nanalo sa lalaki, ano niya si Allen. Opo. Pero sa babae silang dalawa. Kumbaga parang Jenilyn at Yasmin. Pero sana ganun ang mangyari din sa inyo, 'di ba? Jenilyn at Yasmin. For sure naman kasi maganda naman mag-alaga ang GMA. Mm-hmm. Opo, totoo. Hindi ba? Ang GMA kasi yung bang talagang minamaximize nila yung kakayahan. Tsaka tutok din naman sa kanila. Tutok lang. Opo. Tiyagaan lang talaga alaga ito. Talaga. So okay na kayo ngayon ni Lexi. Si Lexi naman talaga niya natin. Mag-mic ka Lexi. Ba't meron pa silang issue? So okay naman kayo. Opo, definitely. Since day one, okay naman po kami ni Shane. Anong day two? Since day one. Yung touring ko po kasi kay Lexi, parang ate ko na po siya. Ilan taong ka na ba? 17 lang. 17. Ikaw, Kim? Hindi po, 16. Grabe, physical. Nakikita niyo po kung po ka. Ang lakas, di ba? Correct, yun ang elsa. 20 po. 20. Mukhalang bata, Ichu. Wow. Ikaw. Ikaw, Lex. Baby face. Excuse me, 19 po. Okay. At least bongga, nag-start kayo ng maaga. Correct. Kami doon, kahit mag-start kami, wala na eh. Tsaka nag-tuyot na talaga. Hindi, nag-start kami, ganito na eh. Ganyan. Ganyan na. Pero ang tawag dito, paano bago ang buhay niyo mula nung, yun nga, meron na kayong EOS, di ba? Okay. Siyempre, nakikilala na kayo. May mga fans na kayo. Meron na kayong mga followers sa social media. Ganyan. May time pa ba kayo na halimbawa pumunta sa mga... Ito kasi Binangonan and Batangas, di ba? Saan ka ba, Lex? Sa Manila lang po ako. Ayun, tatawid so, lang. Tatawid lang. Mm-hmm. May time po. Kasi sa Manila, mga kapitbahay ko minsan pupunta sa akin. Sa Manila? Sa Sampaloc po ako. Pero sa lugar niyo ba, dati ka nang parang... Celebrity naman ang tingin sa'yo. Kahit hindi ka pa nag-artista, yung gano'n na agad. Famous na agad. Siyempre maganda. Kasi itsura mo eh, di ba? Pag lumalabas ka sa Sampaloc ba? Opo, sa Sampaloc, Manila po. Marami lang po akong kakilala. Tsaka sa may police station po kasi kami. So, medyo... So, safe, no? Medyo tigasin kasi. Ikaw, Kim. Ako po, sa Batangas, nakakauwi sa naman Batangas? Po. Sa Balayan po. Kung saan na famous yung Bagoong. At least hindi kayo naabot ng... Hindi, nagpunta to ng Batangas nung kailan lang. Nung ang last ko po nung wait. Nakita ko yung pictures mo eh. Apo yung dumalaw ka sa dumalaw po sa mga evacuees kaya in sa mga gusto pong tumulong sa mga nasalanta ng Taal, open po kayong kontakin lang ang Balayan. Kaya marami po doon nag-evacuate na. Oh, tsaka sa GMA Foundation po sa foundation no. Opo. Ayun ang alam ko po nag-donate po sila yung unang hirit. Nung nandun po ako, nandun din po sila nun eh. Mm-hmm. Bago po ako lumuha. So, ayan. Nakakauwi naman po kapag may... Hindi masyadong naapektuhan ng Balayan kasi malayo siya, di ba? Hindi po masyado. Lalo na po nung sa Ashfall, yung hangin po ata pan-north. Oo nga, papunta sa amin, sa atin eh. Mga Quezon City, Marikina, Antipolo. Tapos, doon ng... Tapos, nakakaramdam po ng mga lindol. Lindol lang. As in, ramdam delikado po talaga doon. Malapit kayo sa dagat eh, no? Opo, malapit po. Tabing dagat po yung Balayan. Alam mo, maganda sa Balayan, meron silang parada ng lechon. Opo, yung tuwing June 24. Yung may, habang nagpaparada po yung lechon, nagbabasaan. Ah, talaga? Ay, ganun pati lechon binabasa? Nababasa. Kaya naman yung lechon, hindi naman magiging malutong yun. Ang ginagawa po kasi doon, binibihisa na yung lechon.
Parang may iba't ibang characters yung lechon doon na nagpaparada. Mm. Kinakain kada din float. Siya after. Opo, kinakain din nila. Ang kababayan siya. Malinis naman. Opo, opo. Nakapunta na tayo dyan, diba? Hindi ko alam. Ay, ako nakapunta na. Alam ko nakapunta ako, hindi ko alam kung kasama kita. Hindi, nakapunta ako. Diyos ko, hindi ko makakalimutan ng balayan. Opo, nando. Gusto niyo pupunta, very welcome po kayo. Sobra! Monty ka kumabulag dahil sa dyan. Ay. Wala, di ba may dagat kasi malapit kayo sa dagat. Tapos meron kami nasa may mga buhanginan kami, kain-kain. Kaya pagulong-gulong kasi. Hindi, meron, alam mo yung pistachio na. Pag buklat ng gano'n, di ba? Tumama sa loob ng mata ko yung ano, dinala ako sa hospital. Oh, damn. Oh, kaya hindi ko na yun. Dinala siya sa hospital, niraspa siya. Bakit? Anda yun sumatatapos ni Raso. Oo, hindi kasi ako nakapagsalita nung tinanong ako eh. Hindi ko nasabi. Bahala na po kayo. Bahala na kayo. Oo, tapos pagkatapos yun, binigyan nila ako ng bagoong. Hindi ko. Hindi, parang nakapunta yata tayo doon nung parang Leo Martin. Kay Leo nga. Oh, di ba ang ganda ng yung bahay nila, parang yung ancestral house nila, parang ang ganda. Ay, nag-invite pa sa atin nun si Gina. Oo, yung kapatid niya. Hindi, jawa ni Leo. Kapatid ni Gary. Akala ko na kapatid. Gary Valenciano. Ay, ikaw naman, Shane. Opo, nakaka-uwi pa po ako sa Binaonan po. Pag pero may naka-base na kayong dalawa rito? Or bali? Sa QC po. Ah, ikaw. Opo. Ikaw kasi din yun. Hassle po pag galing pa pong Binaonan. Oo nga. Tapos, so, super layo po ng biyahe. Ayun. Ikaw, Kim, ganun din meron kayong bahay sa QC. Rent. Nag-rent kayong dalawa? Magkasama? Hindi no, hindi po. Maka-no naman si... No! Ang babata pa naman ito. Hindi, I mean, ibig ko sabihin, baka kinuha sila ng GMA ng unit, tapos sa isang area lang malapit. Maka-no ka naman ko alam. Grabe! Siyempre bata. Di, sana nga po ganun. Hindi, ibig ko sabihin, baka nasa isang condo nga sila. Ah, okay. Sana nga po ganun, kinuha ng GMA. Baka naman. Nakakaloglog. Baka naman. Nakakaloglog naman kayo sa buhay. Of course, si Lexi na mukhang mayaman Lexi, eh. Mukhang mayaman. Pero nakatira siya sa tabi ng ano eh. Police station. Kasi mukhang ano to, mukhang tiga Green Hills, mga ganyan, Corinthians, mga ganyan. Mukha lang po, mukha lang. Pero batang Sampaloc po. Saan nag-aaral, Lexi? Sa Holy Trinity Academy po. Sa Sampaloc din po. Ah, okay. Oh, so, at this, prime. Magandang gawan to ng kwento na astig na mukhang mayaman pero... Ang, 'di ba mga ganun? Ah, oo, pero sanay sa mga pero jolog, mga ganun. Meron kayong foreign blood? Opo, si Mommy po Indian po. May life po. Ay, kaya pala. Pero bakit maputi? Hindi ko din kaya pala po mukha sure. Kaya parang Italiana na ano. May pagka-French kasi. Oh, yun nga. Yun. Parang ikaw. Yes. Eh, ikaw. Ikaw ano dyan? Parang French bread ka, ako putok. French bread ako putok. Pinapay. Ikaw naman, Kim, wala naman kayong ano, foreign blood. Wala po. Kahit sa height, wala ganon. Wala po eh. Wala po. Mm-mm. Ikaw? Nagduda po. Wala din po. Wala rin. Anong pinagkakabala ng parents? Ng parents? Main Mendoza, ito may pag-aari ng mga gasoline station. Hindi po. Si mama po, housewife po. Tapos si daddy, hindi ko po alam kung ano pong trabaho niya. Naku, ano ba yan? Hindi ko po alam. Palagi bang umalis sa gabi? Hindi po. Ha? Broken fam po ako. Opo. Tapos, nagkakausap yun naman po kami, pero ngayon po, hindi ko pa po siya nakakausap. So, hindi ko po alam kung ano po yung... Pero alam niya na artista ka na. Nandun ba siya nung ano, finals? Opo, nandun po siya nung finals. Oo, may family na yung daddy mo na iba? Opo, meron na po. Okay ka naman dun sa mga kapatid mo dun? Okay naman po, kasi para po sa akin, wala naman po silang kasalanan dun po sa mga nagawang kasalanan nung daddy ko po. Ah, may nagawa siyang kasalanan, daddy? Opo. Huwag na nating anuhin, himayin. Balikan lang natin yung Sunday show nila. Talaga. Hindi, wag na. Contest na lang siya sa pag-iyak mamaya. Pa-contest natin ang pag-iyak. Pero anong participation nyo sa All Out Sundays? All Out Sundays po. Ayan, Sundays. Kasali po kami ni Lexi sa Top Secret. Anong Top Secret? Doon yung, yun po yung segment na comedy set. Yeah, rom-com segment. Na live acting segment po ng AOS. Apo, yeah. Tapos, yeah, ako si Troy doon and siya si Bebe. Ako po si Bebe. Parang series to na susundan. Apo. Or tapusan to. Okay. Every... Tapos, parang abangan. Yeah, parang apo, ganun po siya. Mm-hmm.
kayong partner? Opo, dun sa... sa segment na yon? Opo. Hmm. Oh. Natanaga. Kasama naman po namin si Shane dun sa variety show. Yes. Opo. Kanta sa'yo. Kami po ni Kim. Yeah. Kasama po kami sa variety show. Bakit parang nag-aagawan ka kay Kim? In, kasi partner mo siya dun sa isa, partner kanya sa isa. Asa na... siya sa variety. Yes, o nga pala. Parang music, musical naman yung segment nilang yung dalawa. Tapos yung sa inyo, drama, no, acting. Ang akala ko kasi, di ba, since 4 kayo na nag sa Starstruck, ang akala ko ang love team talaga, si Kim, tsaka si Shane, tapos si Allen, tsaka si Lexi. Hindi ba ganun ang nangyari? Hindi po eh. Iba-iba din po yung mga plano po sa ngayon. Kaya dapat abangan po ng mga viewers yan. Kasi marami pa pong ibang mangyayari. This year. Madami pang pasabog. Ay, nakakatakot naman niya. Pasabog! Ngayon pa meron ng sunod-sunod ang pag-rap ng si mga ano, si Shane ang wholesome ng dating, no? Yung sino, parang... Sino sa mga artista ng Jimmy ang gusto mong tularan? Kayong tularan tatlo, po. Sige. Peg nyo. Ang gusto ko po talagang tularan si Miss Heart po tsaka si Miss Gabby Garcia. Ayan. Fashionista na ano. Yung peg po kasi nila sa bakit? Sa damit. Opo, sa fashion po. Iba po kasi yung dating po nila parang classy. Classy girls. Nagka-fashion vlog ka din sa ano mo? Hindi po. Wala ka pang ganun. Sana. So yun ang aaralin mo maging parang fashionista. Bibili ka ng mga Hermes, mga Gucci. Oo, dapat ganun na ganun. Pero... Painting-painting. Tapos travel abroad. Yeah. Tapos yung mga gamit mo, puro mga Chanel. Mahal mo pala, huwag na. Mahal mo pala. Mag-aalaga ka ng Aspen, tapos sa mga gamit Hermes. Oo, di ba? Una, yung kumot, ganon. Pero nagbago na siya. Nagbago na agad eh. Ayaw niya. Iba na ngayon. Masakit po sa bulsa. Ikaw, Lex, sinong peg mo? Ann Curtis po or Janeline Mercado. Pwede. Pero prangkahan, si Lexi parang yung pwedeng maging sexy, no? Yung sexy na kontrabida na maraming pwedeng gawin. Oo, maraming pwede. Pwedeng magpa-sexy. Ikaw ba, since bata ka pe, pero... Tsaka astigin din ang dating nito. Correct. Sa mga rom-com, mga ganyan. Siguro po in the future, pag nagkaroon po ng chance. Kailan in the future? Mga 7 years from now. Ay, grabe. Ilan taong ka na, no? May mga bagong artista na, no? Ikaw naman, Kim. Siyempre, Alden Richards po. Nalayo pa ba tayo? Bite-bite ni Alden. Opo, sobra po. Super po. Nakabite na tao. Ayaw mo mga parang hunk-hunk kayong gano'n. Yung mahunky-hunky. Darating ba tayo magpapa-abs ka rin? Sana. Mga Jack Roberto, mga yan, ganyan. Christopher Martin. Kaya mo ba yung gano'n? Tom Rodriguez po gano'n. Ha? Tom Rodriguez, gano'n. Ayan, sige. Kaya rin si Tom, ano, pag umiti. Yes! Paano? So hanapin, hintayin lang natin kung sino magiging Carla Avellana sa buhay niya. Abangan. Abangan. Meron na kayo mga movie projects, upcoming project, bukod pa dun sa Sunday na show niyo. Sa ngayon po, wala pa. Hopefully soon po magkamera na. And yun pa lang po eh, AOS. And pero meron kayo. Upcoming. Abangan nyo lang po yan. I'm sure, bibigyan kayo ng teleserye. Kasi part naman yun ng ano nyo, di ba? Ang panalo nyo ang mabigyan kayo ng teleserye. Ikaw, Lex? Ayan, abangan nyo po yan siguro mid ng 2020. Pero ngayon po, panoorin nyo po ako sa Daig Kayo ng Lola ko. Every Sunday din po yan. 7:30 ng gabi. Oh, di ba? Ayun. Kumakanta ka, di ba? Opo. Kumanta yan sa birthday sample namin. Sample. Di ba? Adik ka. Sample. Pakinggan natin. Yeah. Sample. Ano, acapella or magsalang tayo ng... or tawagan natin yung mga guitarist. Yung banda sa baba. Yes. Meron. Ano lang naman po, kahit ayaw mo na by this band. Ayun, kahit ayaw mo na. Pwede ba? Sige. Acapella. Ah, ito monitor. Acapella na lang. Sige po. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita.
Kahit ayaw mo na, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Yeah. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Oh, bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ikay uminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na. Ay, ano ba yan? Pero pinag-isipin. Ba't may gano'n standing baka? Grabe naman yung harap-harapan. Talaga ito, Uma. Joke lang mo, joke lang. So, ano yung okay, ibig sabihin na Shane? Okay, next. Hindi, anong ibig sabihin mo na yung nakita mo? Ano yun? Para pong may something. Wala. Ano ba yan? Kahit ayaw mo. Umayaw ka ba ever? Umayaw ka na? May binasted ka na bang babae? Ayan. Wala, wala po. Wala pong nanliligaw. Ay! Nagkaroon ka ng jowa? Nagkaroon ka na ba ng girlfriend before? Opo. Taga-starstruck din? Nakailang. Hindi po taga-starstruck. Ah, okay. From Batangas province din. Pa po. Oh. Pero type mo si Lexi. Hipilita ko rala siya. Hot si Lexi ang nagpakita ng ano, no, kahit ayaw mo na, tinuro niya. Ayaw mo. Oo nga naman. Okay, Shane. Kanta. I'm off the deep end, watches I dive in. I'll never meet the ground. Crushed is her first, where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Oh, lumilig siya. In the shallow. In the shallow. Shallow in the morning. Shalalalala. Galing, grabe. Oo oh, nga, pare. Oh, oh, Lady Gaga, Star is Born. May, kaya talaga ang higpit ng laban nilang dalawa nun eh. Mm-hmm. Parehas silang talented eh. Parehas, oh, ganun, parehas maganda. Parehas ganda ng boses. Maganda ang boses. O, Kim, ikaw naman. Naku, ito't magkakaalaman tayo. Tingnan mo kaming dalawa. Magkakaalaman tayo kung saan siya titingin. Grabe. Okay. Dapat mas mataas yung Ang galing talaga, no? Ay, thank you. Ay, po. Galing, thank you po. Wala pa po, wala pa. Wala pa. Tagal mag-isip pa. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ay, yes! Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Yes. Okay na yun. Ayan! Okay. Nabiten! Nabiten! Parang crooner ang dating. Oo, oh, parang niya. Yun ang peg naman niya. Pero tumingin nga siya kay Lexi. Kay Lexi, opo. Ano. Gumanon siya. Sa mga viewers, para sa mga viewers natin. Mga listeners, ayan. Yung mga millennials ngayon ang mabagong artista, katulad nito mga ito, mga talented sila. Hindi kasi ngayon, sa higpit ng competition, sa dami ng tao, ng bata na gusto mag-artista, kailangan talaga may talent ka. Opo. Hindi pwede yung parang syunga-syunga ka lang dito. Oo. Kung hindi ka man marunong kumanta, magsaya, umacting, ganyan. Ano? Kung hindi ka man marunong kumanta, huwag ka mag-artista. Anong gagawin? Masaya! Acting! Ay, hindi. Kung hindi marunong ano? Kumanta. Pero marunong kasi pinagdaanan itong sa Starstruck, di ba? Oo, matinding training kayo. Oo, oh, workshop. Ayun, so maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa pag-imbita. Pa-promote ulit. Ayan po. Pwede nyo po ako i-follow sa Instagram account ko po at Shane Sava. Sa Twitter account ko naman po at Sava Shane. And sa page Facebook page ko po at Shane T. Sava. Yun, maraming salamat po at maraming salamat din po sa pag-imbita. Sweet, oo.
Ayan, guys. Of course, All Out Sundays po, every Sundays po yan. 12 noon. And sa gabi naman po, nasa daig kayo ng lola ko. 7:30 p.m. po yan. At sa I Believe po, sa Sunday din po yan, 9:35 a.m. Ayan. Daming rocket nito. Oh, ano? Sana all. Sa dali mo ka matutupad na yung LV mo. Saka ano, no? Oh, hindi ko matatapos ang first quarter. Correct. Parang mga June meron na. Charot. Charot lang. O, pipili ako ah. Pero sa Green Hills daw. Ha? Sa Green Hills. Ganon. Pero magandang quality. Meron naman doon. Pantay naman yung tahe, di ba? Dapat ano, mga lagpas naman ng 2,000. Oh, pero check mo yung spelling nung ano. O, baka naman kasi pagtingin. Baligtad. Nakalagay. Okay, Kim. And everyone, you can follow me on my IG account sa Kim M. De Leon _ and sa Facebook ko po, Kim De Leon. And abangan nyo po AOS All Out Sundays, Sundays tuwing Sunday 12 noon. And Pop Talk, nasa Pop Talk po ako. Ah, talaga? Next week? Next week, yes. And sure. Next week. Eh mga kapuso, thank you so much po ulit sa pakikinig, sa pananood. And maraming salamat po sa inyo. Abante Radio. Yes, yes. Ating, thank you guys. Maraming salamat, Shane, Lexi, and Kim. Suportahan natin itong mga batang to. Kasi itong future ng mga superstars. Oo nga, ito yung magtutuloy-tuloy ng karir natin. Correct, diba? Kailangan ba nga... Huwag kayo magbabago ha. Correct. Oo, maraming artista na pagsikat na hindi na nakakilala. Mag-mention ka nga ng iba-ibang pangalan. Bakit mo ko gusto mo nag-isa? Drop names, drop. Hindi. Mababait ang mga taga-starstruck. Yung kahit hanggang ngayon, sila Jeneline. Okay. Maganda training sa kanila. Again, maraming salamat sa GMA. Thank you po. GMA, Jill, thank you very much. Thank you, GMA. GMA Artist Center. Ayun. Anyway, palagi po namin sinasabi. Again, maraming salamat ulit sa inyo. Balik kayo next time. At magkoconsult. Dapat ipunin natin yung mga naging guest natin sa GMA tapos magkaroon tayo ng isang venue tapos magsushow sila doon. Parang talk show and then kakanta sila. Pwede ba yon? Pwede ba yun? Yeah. Pero gagastusan mo ng security yan ah. Hindi. Parang ano lang to. Few people lang naman ang imbitahan natin. I-arrange natin. Baka pwede tapos pakantahin natin sila. Okay. Diba? Mga isang song lang. No, pwede naman siguro. Sa pag-usapan natin yan, sige. Okay, maraming salamat again. At maraming salamat sa Ed Medina Evangelista para sa perfume dessert. Yes. Kukuha na tayo ng supply. Oo nga, dapat may pinamimigay tayo sa mga guests natin. Oo nga eh, di ba? Naiwan mo raw sa bahay mo lahat eh. Eh kasi nga, di ba? Like, may mga giveaways kami lagi, pero ewan ko ba't hindi nakarating ngayon. Binenta ko na yung kasi. Okay lang po, cash. Ay, ganyan. Ay, don't pa utang. Eto, hingin nyo mayaman to. Sobra. Yan. Ayan, I'm sure enjoy kayo sa aming malit na episode lang. Wow. Yes. Hindi, malaki episode. Kaya tutok lang po kayo sa amin ni Dondon dito sa show namin kung saan walang atrasan sa telling. Sa Chika Super Galing, ang Abante Liling!